Hi guys! Kumusta kayong lahat? Gusto nyo ba gumawa ng cake pero wala kayong oven sa bahay? Huwag kayong mag-alala kasi yung recipe natin today ay gagawa tayo ng famous cake gamit ang kawali. Yes po, kawali lang. Pwede ka na makagawa ng cake. Kahit anong cake na gusto nyong gawin, pwedeng-pwede gamit ang kawali. Napakasarap nito at napakasimple lang. At only few ingredients, kahit bata, pwedeng-pwede makagawa nito. Napakadali lang talagang i-prepare nito at napakasarap nito. Pwede pang merienda at pwede rin gawing dessert. Start, i-on ko lang tong stove, tapos ilagay ko tong frying pan at maglagay na rin ako dito ng 2 tablespoons ng butter. Kung wala kayong butter sa bahay, pwede kayo gumamit ng margarine. And then maglagay na rin ako dito ng 1 tablespoon na sugar. And then i-melt lang natin tong sugar dito. Anyway, kung bago ka palang sa aking Facebook page. My name is Riza. Please paki-follow para mag-updated kayo every time na may bago tayong upload. So okay na yung sugar at butter natin. Set aside ko lang muna. Gagamit lang din ako dito ng 2 pirasong lakatan na saging. Ayan. Tapos binalatan ko lang at i-cut ko lang ng kalahati. And then pagkatapos ko na-cut, ilagay ko na dito sa ating frying pan na mayroong butter at saka yung sugar. And then set aside ko lang muna to dahil gagawa tayo ng ating butter mixture. So dito sa aking bowl, maglagay lang ako dito ng 1 pirasong itlog. Maglagay na rin ako dito ng 4 tablespoons na sugar and then paghalo-haloin ko lang. Kung gusto nyo pang mas matamis, pwede nyo po dagdagan yung sugar dito. May where you watching from and comment kayo sa baba kung taga saan kayo para next video natin, ma-shoutout ko yung pangalan nyo. So ngayon, maglagay lang ako dito ng 100 ml na fresh milk, tapos 50 ml na oil and then paghalo-haloin ko lang. Kung wala kayong fresh milk, pwede kayo gumamit ng evaporated milk. Para naman sa ating dry ingredients, naglagay lang ako ng 1 cup plus 4 tablespoon na all-purpose flour, 1 1/2 teaspoon na baking powder, and then gagamit lang ako ng salaan dito at salain ko lang tong dry ingredients natin para walang buo-buo sa ating butter mixture. And then paghalo-haloin ko lang until mamix lahat ng ating mga ingredients. So, tapos muna tayo kay Nori Ditros from Davao de Oro, Pantukan. Gloria Saguran from Davao City. Agida Cleopatra from Hong Kong. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo. Ayan, okay na itong butter mixture natin. So, ngayon ilagay ko na dito sa ating frying pan na may saging. Ayan, ilagay ko lang to dito lahat tapos i-flatten ko lang sa taas para maging pantay-pantay. If you're still watching this point, it means nagustuhan nyo yung recipe natin. So, paki-heart na tong video na to at comment kayo sa baba. I love famous cake. So, ngayon, i-on ko lang tong stove. In low fire lang po ha. Mahina lang po talaga para hindi masunog. And then, takpan ko lang to at lulutuin ko lang for 18 to 20 minutes. After 20 minutes, ayan na po yung cake natin. Dry na po siya sa taas. So, ngayon, gagamit lang ako ng plate dito para mabaliktad natin yung cake natin para maluto naman yung kabilang side. Pagkatapos ko na baliktad, ibalik ko lang ulit dito sa ating frying pan. Tapos takpan ko lang to at lulutuin ko lang in low fire lang po for 12 to 15 minutes. After 15 minutes, ayan, tingnan nyo naman po kung gaano kasarap tong cake natin gamit ang kawali. Napakasarap talaga nito kahit simple lang to pero ang sarap. So ngayon, pwede na kayo makagawa ng cake anytime. So maglagay na rin ako dito ng melted chocolate. Ito optional lamang po. Kung wala kayo, pwede hindi nyo po lagyan. Sa akin, lagyan ko lang para mas lalong masarap tong cake natin. At ayan, mag-cut na ako dito at ready to serve na. Ayan po, tingnan nyo naman po kung gaano kasarap tong cake natin. Napakalambot at napakasarap talaga. Kaya mga mami, try nyo na. Anyway, sana may natutunan kayo sa akin today. Huwag kalimutan, follow nyo yung Facebook page natin. Stay safe everyone. Happy cooking. Enjoy. God bless you all. See you in my next video. Pakishare na din tong video na to sa mga loved ones nyo para ma-idea rin sila. Maraming salamat po.